mga itinuturing na iba't ibang royal family sa Saudi Arabia, may isa pala rito, nagkaroon ng nanny na Pilipina. Si Noemi Andres. Taong 1989, pagka-graduate sa kursong midwifery para matulungan ang kanyang pamilya, nakipagsapalaran sa ibang bansa si Noemi. Bilang panganay, ang tatay ko kasi farmer. Yun lang ang pinagkukunan ng yung pang-araw-araw. So talagang ako, kahit na may boyfriend ako noon, sabi ko mag-a-abroad ako. Kailangan talaga. Nung time na yon, uso pa yung Saudi. Natoka siya sa bunsong anak ng pamilya Al-Muammar. Ang nooy, 4 na taong gulang pa lang na si Prinsesa Nof. Dahil may history daw ng convulsion yon, kaya ang kinuha nila yung insider nurse or midwife. Basta may experience sa hospital. Nung una, hindi niya raw ito makasundo. Pero matapos lang daw ang ilang buwan, unti-unting naging malapit ang loob niya sa kanyang alagang prinsesa. Bibigyan nila ako ng pera, bumili ka ng chocolates, bumibili sila ng mga giregalo, mga toys, tapos ako ang nagbibigay. Pero kung kailan naman nakuha na ni Noemi ang loob ng kanyang alagang prinsesa, saka naman niya nadiskubre na bago pa pala siya umalis ng Pilipinas, buntis na siya. After 7 months, actually inilihim yun eh. Inilihim, even alam ng tita ko na ganun, inilihim namin yun kasi nga diba, Muslim country, single akong dumunta doon. Alam nila, single ako. Tapos, magiging malalaman nila, buntis pa lang ako, pala ako. Hindi nila, pwedeng hindi sila maniwala. Pwedeng baka isipin doon nangyari. Ipinagtapat na niya sa nanay ni Nof ang totoo. Imbes daw na isumpong siya nito sa mga otoridad, tinulungan pa siya nito na ligtas na makauwi sa Pilipinas. Binigyan nila ako ng re-entry para makabalik. Kung gusto ko daw bumalik, bumalik ako. And I'm still welcome daw to come back. At 2 buwan matapos niyang isilang ang kanyang panganay, tinupad ni Noemi ang ipinangako niya sa royal family. Bumalik siya ng Saudi at sa pagkakataong yon, tuluyan na siyang napalapit ng husto sa kanyang alagang prinsesa. Nung bata pa yan, pagka nagising, pupunta niya sa bed ko. And before siya matulog, miga, kikis muna yan. Then after, isusulot niya yung isang kamay niya sa leeg ko, tsaka yayakap na ulit yung isa, ipayayakap niya. The whole, hanggang morning na yun. Maganda man ang buhay sa Saudi, miss na miss pa rin daw ni Noemi ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Dahil dito, tinangka ni Noemi na umuwi ng Pilipinas pagkatapos ng kanyang kontrata. Ngunit dahil napamahal na ng tuluyan kay Noemi, si Nof, imbes na pauwiin ang kanyang nani sa Pilipinas, kinuha na rin ng royal family ang mister ni Noemi na si Bong. Inoferan nila ako ng visa para sa husband ko, kung gusto daw. Then, kinausap ko siya, sabi niya, gusto naman talaga niya. Iniwan niya yung trabaho niya. Sa Saudi na ipinagpatuloy ni Bong ang kanyang pagiging arkitekto. Hanggang kinalaunan, pinasundo na rin ang kanilang anak. Doon nagkaroon pa sila ng 2 mga anak na sa Saudi na rin nag-aral. Dahil sa pag-aalaga ni Noemi kay Nof, nalibot na ni Noemi ang Amerika at Europa. Masarap talaga kasi yung mga lugar na nakikita mo lang sa pictures. Tapos yung luxurious talaga ang pinupuntahan mo, like 5-star hotel, meron pang 7. Tapos from airport, kukunin ka ng limo. Tapos ang mga kinakainan mo, fine dining talaga. Gayunpaman, iba pa rin talaga ang nasa sariling bayan. Kaya matapos ang mahigit 14 na taon na paninilbihan nila sa royal family, taong 2003, nagdesisyon ang mag-asawa na bumalik sa Pilipinas. Itinaon daw ito ni Noemi na nagbabakasyon noon ang prinsesa sa Switzerland para hindi na siya mahirapang magpaalam sa kanya. Nag-decide yung mister ko na umuwi na kasi nagkakaedad ka na din. Ang hirap-hirap mag-establish ng negosyo dito kapag ka, pwede na, matanda ka na rin umuwi. Yun, tsaka ano niya na, siya na din ang mag-handle ng tutulungan na niya yung tatay niya. Dahil sa pagsisikap ni Noemi at Bong sa Saudi, pagbalik nila ng Pilipinas,
nakapagpundar sila ng bahay, rest house, at mga sasakyan. Dati nung nagtatrabaho ko doon, deep inside, nangangarap ka na sana pagdating ng panahon, ganitong buhay naman yung gusto ko. Mas malaki pa ibinigay ni Lord sa akin. Kaya very, very thankful talaga ako. Tsaka lahat na yon, yung pinag-umpisahan, galing sa kanya. Yung bang di niya alam, yung mga ipinapadala niya sa akin, ay situit na may paglalagyan ako. At naunti-unti yun na napalaki. Siyempre sa tulong din ng mister ko. Nakapagpatayo rin sila ng negosyo na salon at punerarya. Tuluyan na ngang nagbago at napabuti ang pamilya ni Noemi kumpara nung namamasukan pa lang siya bilang nani. Kaya't pinatanaw niyang malaking utang na loob sa royal family mula sa Saudi ang lahat ng biyayang dumating sa kanilang pamilya. Laking pasasalamat din daw ni Noemi na kahit nagkahiwalay sila ng kanyang alagang prinsesa, pinilit pa rin ni Noff na magkaroon sila ng komunikasyon ng kanyang nani magpahanggang ngayon. Basta kapag every birthday, Christmas, siya talaga yung tumatawag. Pag namimiss niya ako, pag namimiss ko siya, magsasend lang ako ng message, I miss you, ganon. Then kapag siguro nasa bahay, tatawag siya. Or kapag gusto ko siyang makausap, ako sasabi, pwede mo ba akong tawagan? Tatawag yun. Pero nito lang Abril, mula Saudi Arabia, lumipad si Noff papuntang Pilipinas para umattend sa kasal ng ikalawang anak ni na Noemi at Bong na Noff rin ang pangalan, sunod sa pangalan ng prinsesa. Hey, Ate Noff, na she came all the way from Jeddah. She was like my big sister for 10 years. I grew up with her. And she came here just to see me on my wedding. Thank you very much, Ate Noff. Parang sobrang natuwa ako, naiyak ako, na gusto ko siyang yakapin, sobrang na-miss ko siya, na parang from 12 years na hindi kami nakita, ito na yun dahil pa sa kasal ko. So parang very overwhelming yung feeling niya. Kahit mahigit 10 taon nang lumipas, hindi pa rin daw nawawala kay Prinsesa Noff ang pagiging malambing nito sa kanyang nani. Laging nakayakap. I'm like, I miss you, Dada. I can't believe that you're in front of me now. Tumatabi sa higaan, tinatabihan ko, yayakap siya. At para makabawi sa kanyang dada o nani, inilibre pa raw nito si Noemi sa isang mamahaling hotel sa Boracay. Napakabuting tao, napaka-humble, down to earth. Kaya sabi ko nga sa kanya, paano kang naging ganyan? Tapos sabi niya, yo dada, you forget, ikaw ang nagpalaki sa akin, di ba? You raise me, right? Nangako rin daw ang prinsesa na muli itong babalik sa Pilipinas. Noff Habibi, thank you for everything. And thank you for coming and visiting us here in the Philippines. I'm really proud to be your nanny and really proud of what you've become. You are one of the best things that happened in my life and you are one of the biggest blessing in our family. Mahal na mahal kita and I miss you. Madalas tayong nakakabalita ng mga OFWs Middle East na trinato ng hindi maganda ng kanilang mga amo. Pero meron ding mga katulad ni Noemi na swinerte sa kanilang mga amo, lalo't hindi matatawaran ang ugnayan nila sa kanilang mga inalagaan. Ugnayang hindi basta-basta mapuputol. Hindi lang taon ang binilang, hindi masusukat ng salapi dahil pinagbuklod ng pagmamahalan at pag-aaruga na kung minsan higit pa sa magkadugo.